Jesus, you can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, when I am alone, when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod. Si Pastor Robert Camio po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral meron po palang sound pa. Yan, pinatay ko na po. Matatagpuan po natin to in the book of Matthew chapter 10 verse 10. Ganito po ang sinasabi. Again, Matthew 10 verse 10. Don't carry a traveler's bag with a change of clothes and sandals or even a walking stick. Don't hesitate to accept hospitality because those who work deserve to be fed. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Mga minamahal na mga kapatid, ang talata pong ito ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad nang kaniya silang isinugo para mangaral ng salita ng Diyos. So, ang bili na bili niya sa kanilang paghayo, sa kanilang paglalakbay, ay huwag silang magdadala ng masyadong madami. In fact, ang sabi nga, don't carry a traveler's bag. Ito po mga kapatid ay English Living Translation. Sa NIV, ang sabi po doon, almost the same. Do not carry bag with you. Or do not carry heavy things. Travel light, leaving your baggage behind. Ito po yung pamagat ng ating pag-aaral. So God has an amazing journey and He planned this journey for the disciples. Kung i-apply po natin ito sa ating mga buhay, katulad ng mga alagad, isinugo rin tayo ng Panginoon sa mundong ito. We are still here in this world doing the ministry that He entrusted us to do. Pero in order to do the work that He entrusted us, we need to follow some specific instruction.
Bakit ba laging sinasabi ng Panginoon na huwag nating ibigin ang sandibutang ito at ang mga bagay na nandito? Bakit laging sinasabi ng Panginoon na hanapin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang kaluwalhatian? Lagi niyang sinasabi na ituon natin ang ating mga paningin sa mga bagay na nasa itaas. So, marahil ito mga kapatid ay pagpapatunay at pagpapakita ng Panginoon ang kahalagahan at importansya ng focus at ng prioritization. Sa buhay kasi ho natin, talaga naman hong maraming mga bagay na nakakahadlang para matupad ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Maraming mga bagay na pinapasan at dinadala tayo na kung ating susumahin at ating susuriin ay hindi naman talaga importante at mahalaga para sa buhay. Halimbawa po, ang tanong, kung bibigyan kayo ng pagkakataong maglakbay sa disyerto o sa bundok, ano pong tatlong bagay ang inyong dadalhin? Madalas ko na po itong naririnig sa mga small group kapag icebreaker. Pamimiliin kayo halimbawa ng tatlong bagay na dadalhin niyo sa inyong journey. Or halimbawa, ito madalas tinatanong sa small group kapag hindi pa sinasabi kung ano ang journey. May mga gamit na nandun, mamimili kayo ng mga gamit na pwede niyong piliin pero hindi pa sigurado kung saan kayo pupunta. Siyempre, kung iniisip mo, dagat ang pupuntahan. Magdadala ka ng life vest, magdadala ka ng bangka o kaya ng sagwan o ng paddle or kung ano man ang pwede mong dalahin or snorkel, no? So depende sa iyo eh. Kung alam mo kung saan ang destinasyon mo. Halimbawa, disyerto, you will probably bring with you water, food, ano pa, payong o kung ano pa man pang cover sa init. Kung pupunta ka naman sa mayelong lugar or kagaya dito sa Canada, natawa po ako nung dumating ako rito sa Canada ng 2012, yung pong suot kong sapatos ay yung slipper lang, yung ipinapasok na gano'n, na walang, no, yung sakong ay exposed. Tapos yung jacket ko, napakanipis, binili ko lang po yun noon sa Pilipinas sa isang thrift store, no? Ay napakanipis, pagdating ko po rito, lamig-lamig na. So kung alam mo lang kung saan ka pupunta, dapat na paghahandaan mo ito. At dito po mga kapatid, ang Panginoon isinugo sila sa isang specific na gawain. At ito ay ang ipangaral ang mabuting balita. Pero doon sa layuning ito, ang sabi ng Panginoon, you don't need to bring anything with you. So travel light. You will just go knocking on every house. Pag may nagpatuloy sa inyo, tumuloy kayo. Sapagkat yung mga naglilingkod ay deserving naman na pakainin. So we will not discuss that, yung aspeto na yun. Ano po? Kasi ito ginagamit din sa pangangaral sa pagsuporta sa mga manggagawa at pagsuporta sa mga pastor. But hindi yun ang intensyon ng pag-aaral na ito ngayon. Ang intensyon ng pag-aaral na ito ay tingnan ang ating mga sarili habang tayo naglalakbay, baka ang dami-dami nating pasan. Baka ang dami-dami nating gustong dalahin sa buhay na ito na hindi naman prioridad. Uulitin ko, hindi lang naman po ang pag-aaral na ito ay may kinalaman sa prioritization ng mga bagay, kung hindi doon sa layuning sumunod talaga sa kalooban ng Diyos. And as we travel through life, I want to encourage you to leave few things behind in order to step into the great destiny God has for you and for me. Mga kapatid, kumusta ka ngayon? Ngayong umaga o ngayong gabi, kung gabi na dyan sa iyong kinalalagyan ngayon. Ano-ano ang mga daladala mo ngayon? Ano-ano yung mga pasan-pasan mo? Naalala niyo po ba yung pelikula ni Sharon Cuneta, yung Pasan Ko ang Daigdig? Ano po? Kumusta ka ngayon? Ano yung mga pasan? Yung mga loads, yung mga pasan-pasan ay nakakapagpabagal sa biyahe ng buhay. Okay lang naman pasanin kung talagang importante. Okay lang naman magdala kung talagang kailangan. Gaya nga nun, pupunta ka sa disyerto, you need to carry water with you. Or food. Or covering. Pero sa buhay na ito, na wala namang kasiguruhan kung ano mangyayari bukas, ang sabi ng Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanya ang atin pong pamumuhay at mamuhay tayo ng magaang. Nang mamuhay tayo ng walang masyadong pasan-pasan at walang mga dalahin sa buhay. Kasi po ito madalas ang nakakapagpabagal sa ating pag-usad
at sa ating paglago sa pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? So ngayon pong umaga, subukan nating mag-iwan ng ilang mga bagay na totoo namang hindi natin kailangan sa paglalakbay. Alam niyo po ba kung magsasaliksik lang tayo at magsusuri sa mga laman ng ating bagahe, I'll be honest with you, magugulat kayo sa mga madidiskubre ninyo na merong mga bagay dyan na hindi nyo kailangan. Siguro unahin natin sa listahan, mga kapatid, eto, tatalakayin ko to ngayong araw at importante ito na tanggalin natin sa ating bagahe. If you want to move to the next direction that God wants you to be, get rid of yourself of this baggage. And the first one is the unforgiveness. Maraming mga tao, pasan-pasan ito, matagal nang pasan, pwede namang iwanan, pero hindi mabitaw-bitawan. At itong bagay na ito, aminin nyo man o hindi, ay extra luggage na nagpapabigat ng inyong pasan. Alam nyo po mga kapatid, unforgiveness is a disease. Aminin nyo man, ito po mga kapatid ay nakapagpapasakit ng inyong damdamin higit kesa makabawi doon sa nakasakit sa inyo. Yung hindi pagpapatawad ay isang extra baggage na ubod ng bigat na madalas ay lumulumpo sa ating pangkasalukuyan. At madalas na sinasabi natin, hindi naman siya humihingi ng tawad, ba't ko siya patatawarin? At saka hanggat nandito tong feelings na ito, hindi ko siya magagawang patawarin. Mga kapatid, don't wait for a feeling. Forgiveness is not a feeling. Forgiveness is a choice. What you are feeling right now is the hurt of the things committed to you. Yun ang nararamdaman natin. Ang nararamdaman natin ay yung sakit na idinulot ng bagay na ginawa. Pero ang pagpapatawad ay hindi feelings. Alam niyo po? Ang pagpapatawad ay choice. Hindi naman nangangahulugan na kapag pinatawad mo nawala na yung feelings. Pero mga kapatid, unti-unti sa pamamagitan ng totoong pagpapatawad, hinihilom nito ang sugat na ginawa ng bagay na hindi mo nagustuhan. So, if we are going to look at it in the light of the word of God, forgiveness is not it is not a feeling, it is a choice. Refuse to hold anything against anyone for any reason. Sabi po ng salita ng Diyos, do not let the sun go down on your anger. Hindi po tayo wired to hold a grudge. Hindi po tayo nakadisenyo. Hindi po tayo ginawa ng Diyos na pasanin ang mga bagay na yan. Hindi niyo po ba napapansin, the more you carry the baggage of unforgiveness, meron kayong napapagbunto na nito. May mga bagay na hindi naman karamay, pero nadadamay dahil po pasan-pasan natin ito. Yun pong mga relationship mo ngayon ay naaapektuhan pa ng baggage mo of your past. Okay lang kung hindi ka mananampalataya. Okay lang kung hindi ka nakipagkaisa kay Kristo. Pero ngayong nakipagkaisa ka na kay Kristo, ikaw ay isa ng mananampalataya, subukan mo sa kanyang tulong at sa kanyang habag na yung mga nangyari sa'yo nung ika'y bata pa, nung ika'y nagdadalaga, nagbibinata, nung mga bagay na nakalipas, ay tapusin na sa mga bagay na nakalipas. At mamuhay ka ngayon sa isang bagong paglakad nang wala na ang baggage na yon. Marami po, ito po'y realidad, marami po akong naka-counsel at nakakausap na ang napapagbuntun na nila ng mga ng galit at sama ng loob ay yung mga taong nakapaligid sa kanila ngayon na wala namang kinalaman sa mga nangyari sa nakalipas. But because of the unforgiving spirit na taglay-taglay pa sa kanyang mga magulang, sa mga kamag-anak at kung sino mang taong nakasakit sa kanya, ay naibubuntun niya ngayon sa mga taong mahal niya. Na minsan, hindi fair kasi wala naman silang kinalaman doon. So what do we need to do? Let it go. You need to let it go. It's a choice. At alam niyo po mga kapatid, it is also a gift we freely receive from God.
It is a gift, therefore, that we should freely give sa iba. That is why in the middle of the word, forgiveness, forgiveness. Sa gitna ng word na forgiveness, andun yung word na give. Ano pong ibig sabihin nun? It is a gift. If you will choose to give the gift of forgiveness, you will leave unforgiveness behind. Nakuha niyo po? You will begin to step into your destiny carefree, light-hearted, and happier than you've been in a long time. Kaya, it is a decision. Kapatid, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, ikaw na may daladalang galit, ikaw na may daladalang hindi pagpapatawad, ikaw na may kabigatan sa iyong puso, subukan mo na ibigay ang pagpapatawad gagaang yan. Amen? Subukan mong magbigay ng pagpapatawad, makakapamuhay ka sa buhay, sa mundong ito, nang walang daladalang kabigatan. Amen po ba? God tells us that sin has clear consequences. And we therefore conclude that unforgiving is a sin. That is very true for unforgiveness. In fact, there are serious consequences for unforgiveness. So if you are thinking clearly, please avoid unforgiving and be forgiving. And while there are most likely more, tatalakayin ko po ngayon sa araw na ito ang ilan, 5 or 6 na bad consequences ng tinatawag na unforgiving. Pwede po kayong maglista. Ano pong mga consequences nang daladala mo ang baggage of unforgiveness? Ano pwedeng idulot nito sa'yo? Una, ang unang-unang epekto or consequences ng unforgiveness ay loss of a healthy walk with God. Ano po ang unang-unang ninanakaw nito sa atin bilang mga mananampalatayang naglalakbay? Ninanakaw nito ang healthy fellowship with the Lord. Sabi nga po ng 1 John 4, 20-21 sa New King James Version, unang Juan 4:20-21, if someone says, I love God and hate his brother, he is a liar. Ano pa sabi ng Bible? Ang tinatanggal po ng unforgiveness ay ang healthy walk with God. Hindi ko po kino-question, mga kapatid, ang relasyon nyo sa Diyos. Hindi ko po kino-question kung healthy yung relationship mo with God. Pero kayang-kaya pong tingnan ng tao kung ano ang kalagayan ng relasyon mo sa Diyos kung papaano ka makipag-deal sa iyong kapwa-tao. If someone says, I love God, and then I hate my brother, you are a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And these commandments we have from him, that he who loves God must love his brother also. Mga kapatid, when it comes to the subject of loving the brother, it doesn't only speak of the biological brothers or siblings, kundi ang binabanggit dito ay brethren. Ibig sabihin, kapatid sa pananampalataya, mga kapatid sa espiritual na kalagayan. Kasi most of the time, ito yung mga gumagawa sa atin ng masama, hindi po ba? Ito yung nakakasakit ng ating damdamin. Alam niyo po mga kapatid, hindi ka naman pwedeng saktan ng hindi mo kakilala. Kumbaga, ipapalisin mo lang yan. Kung ginawa ka ng masama ng hindi mo kakilala, pinagsabihan ka ng masama na hindi mo kakilala. Kanina lang pong umaga, po, alam niyo po, may YouTube channel ako eh. Gumagawa po ako ng mga iba't, nagluluto po ako ng iba't ibang mga kung ano-ano. Meron po akong isang video na nag-viral, umabot po ito ng almost 80,000 views na po eh. Yun po yung paggawa ng galunggong. Meron pong isang message ako natanggap kanina sa YouTube. At ang sabi, napakabagal mo namang kumilos. Nakakatamad kang panoorin. Meron po siyang salitang sinabi na masakit sa tenga. Parang minura niya po ako. Alam niyo po sa YouTube, wala kang control doon.
No, may mga manonood ng video mo and yet mabubwisit sa iyo dahil nga eh, syempre mabagal ako maggayat eh, mabagal ako eh, nanonood siya. Syempre nababagalan siguro, no, sinearch niya siguro how to make fishbowl. Ayun, and fishbowl po pala yung ano yung nilagyan niya ng comment. So, nilagyan ko po how to make fishbowl, naghanap siya paano gumawa ng fishbowl, natagpuan niya yung video ko. Nabagalan, siguro gusto niya mabilisan eh. Eh ako hanggang sa pag-fillet ng isda, paglilinis ng isda, lahat po yun ipinakita ko doon sa video na yon. At nagalit po siya sa akin, minura niya pa ako, napakabagal ko daw. So, nasaktan ba ako doon? Medyo, a bit. Pero dahil hindi ko naman siya kilala, ginanong ko lang yun. Pinalis-palis ko lang yon. Hindi ko po pinapasok sa system ko yon. At ang sabi ko na lang sa kanya, ay pagpalaing ka ng Panginoon. Kung ano man ang intention mo at kung nairita ka, so be it. Hindi na po ako nag-comment. Hindi po ako nag-comment sa kanya. Hinayaan ko lang po yun. Kasi po, entitled siya ron eh, kung nabagalan siya. Pero mga kapatid, ko ang magsasabi noon at ang magmumura sa akin, kaibigan ko, kapatid sa pananampalataya, at talaga namang close sa akin, masakit yun. Masakit yun, hindi po ba? Tandaan ninyo, hindi ka masyadong sasaktan ng hindi mo kakilala. Most of the time, ang nananakit sa atin ay yung mga taong close sa atin. Pero ito ang realidad. Kapag gumanti tayo at nagtanim tayo ng galit, tinatanggal nito hindi lamang ang relasyon natin sa kapatid na yon, kundi ang ating relasyon sa Diyos. No? Yung ating healthy walk with God, yung fellowship natin sa Diyos ay naaapektuhan ng bagay na ito. So merong good news. The good news is even if you don't forgive, you still have the gift of eternal life. Hindi naman tatanggalin ng Panginoon yun eh. You are still son or daughter of God. Pero mga kapatid, ang punto ko pong binibigyan ng diin, your unforgiving spirit separates you from your fellowship with God. It separates you from enjoying the benefits of dependence on His wisdom. And it separates you from growing more of the spirit, of the fruit of the spirit in your life. Kaya minsan hindi tayo nagiging matured, hindi tayo lumalago dahil sa mga extra baggages na ito. An unforgiving spirit is one baggage na napakabigat, na napakahirap pasanin, na nakapagpapalayo ng ating ugnayan sa ating Diyos. Hindi tayo makasabay sa lakad ng Panginoon. No? 'Di ba nasarap-sarap if we are constantly walking in the presence of God? Nagkakaintindihan kayo, hindi ka naiiwanan kasi wala kang extra baggage. Pero kung pasan-pasan mo ang unforgiving spirit, mapag-iiwanan ka ng Diyos. Amen. Pangalawang epekto ng unforgiveness ay yung tinatawag na loss of health and vitality. Naapektuhan pala ang katawan. Alam niyo po mga kapatid, hindi lang naman sa pelikula nangyayari na yung sa sobrang galit, inatake sa puso, namatay. Hindi lang sa pelikula yon. Nangyayari po yun sa totoong buhay. Sa Psalms 32, is believed to be written by David after his sin with Bathsheba. Nung nagkasala po siya kay Uriah, nang ipinapatay niya ito, ay makikita po natin yung Psalm 32, while this is scripture more about of his confession, it still provides the clear impact of the loss of health without forgiveness. Listen to David na po sa Psalms 32:1-5. Pakinggan niyo po. Sorry. Pakinggan niyo po. Sabi po rito ni David, "Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity and in whose spirit there is no deceit. When I kept silent, my bones," take note to, "my bones grew old through my groaning all day long. For day and night, your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of summer. Selah. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgression to the Lord,
and you forgave the iniquity of my sin. Selah. Ano pong sabi po sa talata? Aba, apektado hanggang buto. Apektado ang physical na kalagayan. Apektado yung vitality. Ano ba yung vitality? Yung pagiging masigla, yung malakas, malusog. God provides healing and blessing through forgiveness, both for those confessing or seeking forgiveness and those forgiving. But when David did not confess, ano sabi ng talata? He suffered physically. Baka naman kapatid, minsan hindi psychiatrist o psychologist ang kailangan eh. Baka ang kailangan ay pagluhod at paghingi ng tawad at pagpapatawad. Baka naman ang dahilan ng hindi pagkakatulog ay hindi insomnia. Baka naman ang mga alalahanin at sama ng loob na kailangan lang ay i-release at magpatawad. Baka naman ang mga nararamdaman mo ngayong kabigatan sa dibdib ay hindi bunga ng problem of the heart physically, kung hindi problem of the emotions dahil sa matinding sama ng loob at hindi pagpapatawad. Huwag mong kakalimutan kapatid, ang epekto ng unforgiveness, number 2, loss of health and vitality. Tama? Pangatlo, ang susunod pong epekto ay yung loss of joy. Po, gusto ko po kayong tanungin, are you physically struggles more spiritually than medical? Does this not say all sickness or physical ailment are from a specific sin in your life which probably can be cured by forgiving? Kumusta po tayo naman sa aspeto ng kagalakan? Sabi po ni Robert Menzies, it is a simple but sometimes forgotten truth that the greatest enemy to present joy and high hopes is the cultivation of retrospective bitterness. Ganda, ano po? Sabi po, napakasimple. It is a simple but sometimes forgotten truth. Ito po yung simple pero madalas nakakalimutan na ang pinakamatinding kaaway ng kaligayahan at kagalakan at pag-asa ng buhay ay ang cultivation ng bitterness sa ating mga puso. Alam niyo po ba yung halaman para lumago, kinukultivate eh. Tama? Pag kinultivate, nakakahinga yung mga ugat, kaya lumalago. Yung unforgiveness, kapag patuloy mong kinukultivate, parang sugat yan na iyong inuulaol ng inuulaol. Sa halip na maghilom at gumaling, ikaw mismo ang nagpapalala dahil sa pamamagitan ng unforgiveness. The only alternative to forgiveness is vengeance and bitterness. Amen? The only alternative. Walang alternative sa forgiveness kung hindi pagganti at pagtatanim ng galit. Think about it. There is no middle ground. No matter how you try to avoid the issue, it is either magpapatawad ka o gaganti ka o magtatanim ka ng kapaitan sa puso mo. Either way, talo ka. And the only way that you can win is by choosing the first, which is forgiveness. Itanong mo sa sarili mo ngayon, do I want to forgive or to be bitter and to be vengeful? Vengeful or having the attitude of vengeance. Do you really want the consequences for forgiveness? Then ano sabi ng Proverbs chapter 15 verse 17? Proverbs 15:17. Better is a dinner of herbs where love is than a stalled ox and hatred therewith. Mas mainam daw ang pagkaing mapait. Yung mga gulay-gulay, ang palaya, kung ano man yung kinakain natin sa pagkain na mapait, kung may pag-ibig, mas mainam yun. Kesa naman daw sa karne, o yung, ano tawag doon, yung steak, na puno naman ng galit at sama ng loob. Hebrews chapter 12 verse 15, ganito rin ang sabi, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness spring up, cause trouble, and by this many become
defiled. No? Bitterness and vengeance fuel wars. It fuels disputes and have or given way to the enemies. There are probably at the heart of your marriage or family struggle na kailangang i-resolve sapagkat nangingibabaw ang galit at ang hindi pagpapatawad. Kailangan po natin itong i-resolve ngayon. Bitterness and vengeance always hurt and destroy you as well as other people. Forgiveness, though, gives healings and it will bring back the joy na nasa dating nasa iyong puso. So the choice is yours. Amen? The choice to carry baggage is yours. And the choice to leave it behind is yours. Tatlo na po yun. Ano po, anong oras na ba? Pwede pa ng isa. Pang-apat. Ano pa hong tinatanggal ng tinatawag na unforgiveness sa ating puso? Ano pa ang consequences nito? Number 4, the loss of freedom. The loss of freedom. Kaya po sinasabi nila, yun pong unforgiveness ay nakakaalipin. You will be consumed with, you will be controlled by, and you become like the offender. Yung pong nakagawa ng masakit sa iyo, nakagawa ng masama sa iyo, minsan mas masahol pa tayo sa kanila dahil sa hindi natin pagpapatawad. Kung i-analyze lang natin eh, mas masama sila kaysa sa atin. Dahil baka sila, nung ginawa nila sa atin yung bagay na yon, eh nagsisi sila. Pero tayo, hanggang ngayon, hindi natin magawang mag-release ng pagpapatawad. Eh di mas masahol tayo kaysa dun sa gumawa ng masama sa atin. This is possibly the worst of the consequences for unforgiveness. And it is so easy to fall into this trap. Sasabihin ko po sa inyo, it is a trap. Why? Because it will consume with the offender. How can you be free when you spend so much time thinking about how they hurt you? Your mind is stuck on trying to resolve something that only God can handle effectively. Kaya nga, di ba, lagi sinasabi ng Bible, hayaan mo ang Diyos ang gumanti kasi ang Diyos naman ang nakakaalam ng panahon, ng timing, ng tamang sistema kung kailan siya gaganti para sa'yo. Pero ang gusto natin, gumanti ang Diyos sa paraan natin. Gusto natin utusan pa ang Diyos eh kung paano gaganti. Pero ang Diyos, kung gumanti, ay may retribution, tuturuan din tayo ng Diyos na makita sa ating mga sarili na siyang may control. Pero ang problema, tayo ang masyadong consumed doon sa bagay na ito to get even. No? When you spend that much time thinking about them, it is like a building a nice house for them in your mind and moving them in. You paint and maintain the house because you constantly visit it and them. Bitterness and vengeance are traps. Vengeance is considered a right. Bitterness blinds you and moves you to a place you never wanted to or intended to be. Kukulungin ka nito. Minsan, ito yung ating sinasabi eh. Karapatan ko ito. Vengeance is a right. And it is my right. Minsan, ganun tayo. Pag naapi ka, sasabihin mo, karapatan mong gumanti. Pero ang bitterness, bubulagin ka nito sa katotohanan at dadalahin ka nito sa isang selda ng pagkakulong ng mahabang panahon kung hindi mo hahayaang magpatawad. You think it will make you better kapag nakabawi ka na? But it just makes you bitter. And bitterness is an open wound draining life from you. Kalaunan, ikaw ang siyang naapektuhan, ikaw ang patuloy na nasusugatan, ikaw ang patuloy na nasasaktan. Kasi nga, you are consumed with the offender. Di ba?
Kaya ka hindi mapagkatulog. Iniisip mo, paano ka babawi? Natatakot ka namang gumanti ng derechohan, baka ka madimanda kung ano-ano iniisip mo. Sa dami ng isipin mo, hindi ka makafocus tuloy sa direksyong nais ng Panginoon na tahakin mo. Kaya dito sinasabi ng Panginoon, move on ka na. Iwanan na yung baggage na yan. Travel light. Amen? Leave those baggages behind. Kaya, marahil meron ka pa niyan eh. Kung ano man yung mga bagay na yan, iwan na natin yan. Walang maitutulong. Opo? Kasi po, ang nangyayari, pangalawa, you are not only consumed with the offender, you are controlled by the offender. Tama ba yun? Paano tayo nakokontrol ng mga offender? Sila na nga gumawa ng masama sa atin. Nakokontrol pa tayo? Yes. They not only consume your mind, worse yet, they control you. The longer you carry the grudge, the more they control your thoughts. They control your actions. They control your feelings. And the more you want vengeance, the more energy drains from you as you plot, as you seek, or as you try to get revenge. And even if you get revenge, you often have regrets. Minsan nga, ikaw pa rin ang magtatanong sa sarili mo pagkatapos mong gumanti eh. Sasabihin mo, sapat na ba yun? Kulang pa yata yun eh. Kailangan mag-isip pa ako na ibang paraan para makaganti pa. Diba? So, sino ngayon ang control? Tayo. Control tayo ng atin pong mga offender. At pangatlo, no, binanggit ko nga po yan eh, consume, controlled, conform. Ano naman yung conform? We are conformed to be like the offender. Di ba sabi? Conform to be like Christ. Be like Him. Di ba yung maturity, yung Christian growth ay to be conformed to the image and likeness of Christ? Pero ang nangyayari, dahil sa kaiisip natin doon sa nakagawa ng masama sa atin, natutulad tayo sa kanila. Sabi nga, if you want to learn golf or tennis, you spend time playing and thinking about tennis. If you want to learn something new, you read about it. You think about it. And when you immerse yourself into something, it becomes part of you. So, the more energy you use and the more time you spend thinking about the person that hurt you, that wronged you, the greater the chance they have to influence your thoughts, to influence your actions. Sinong talo? You also increase the possibility of becoming just like them. Mga kapatid, the Lord has a better plan. He wants you to renew your mind. He wants your mind controlled by His thinking. He wants your mind to be controlled by the truth. And most importantly, He does not want you to renew your mind to just anything. It is to renew your mind to the truth of the Word of God. Amen? Matindi ang epekto, mga kapatid, ng bagahing yan sa ating buhay. Iwanan natin. We need to get rid of those baggages. So, tigil muna tayo dito. Pagpapatuloy natin bukas. Meron pa hong natirang dalawa tungkol sa unforgiving. And then, kukuha ho tayo ng iba pang baggages na pwede natin pag-aralan, na pwede natin itapon at huwag natin isama sa buhay natin. Kasi po itong mga baggages na ito, makapagpapabagal ng takbuhin ng ating buhay. So, bukas po uli, atin po itong pag-aralan. Dako po muna tayo sa pananalangin at magbigay ng ilang panahon na ipanalangin ang ating mga kapatid. Sama po natin sa prayer ang tiyahin ng kapatid na Joji Estupase, si kapatid na Trinidad Estupase Amandi. Meron daw po siyang karamdaman ngayon. Sama po natin siya sa prayer. So, ganun din po si Ate Esther Bautista at ang kanyang balae na si Ate Feli Bennett. Atin din po itong isama sa prayer. Si kapatid na Debbie Bernabe, sama natin sa prayer. Si kapatid na Jules Masalunga,
si Kakang Loli Atanasio, patuloy po natin siyang idalangin sa kanyang kalusugan at kalakasan. Ganon din po si kapatid na Mayet Rodriguez, ang pamilya po ni Kuya Egay at Clarito Cuadra, si kapatid na Epoy, si Tito M.A. Paredes na nadulas po siya kagabi, kahapon, at dinala po siya sa emergency. Pero ang balita ko naman po, nakauwi na siya ngayon. I hope wala naman masyadong naging problema kay Tito M.A. Ng isang araw po ay meron siyang masama ang kanyang katawan. So patuloy po nating idalangin ang kanyang kalusugan. Ganon din po si Tita Tessie Paredes Chu at si Tita Mayra, patuloy po silang samahan ng Panginoon sa kanilang mga kalusugan. Si Jonah Ado po ay manganganak, sama natin siya sa prayer. Si kapatid na Mirna Gonzales, patuloy pong panalangin. Samahan din ng Panginoon ang si Uncle Urong at si Auntie Huli, sila po ay mga tiyuhin at tiyahin ni Dang. Si Kuya Danny Paredes po, isama po natin siya sa prayer. Sana po ang paggaling ni Kuya Danny ay ipagkaloob ng Panginoon at patuloy pa siyang lumakas ayon sa biyaya ng ating Panginoon. Dalangin din po natin si Nanay Puste, siya po yung nanay ni Kuya Danny. Sana po ay patuloy na ipagkaloob ng Diyos ang kalakasan kay Nanay Puste. Sama po rin natin sa panalangin si kapatid na Alice Purificacion. Sana po ang biyaya at kalakasan ng Panginoon ang kanyang maranasan. Si Ate Mirna Sinfuente at si Kuya Nestor. By the way, si Kuya Nestor Sinfuente ay idalangin po natin na nawa ang patuloy na biyaya ng Diyos ng buhay at kalakasan ang kanyang maranasan. So marami pa hong mga prayers na kahilingan na alam ko po na hindi man nabanggit ay alam ng Diyos at narinig ng Panginoon ang ating mga pagdalangin. Si kapatid na Tess Castillo, sama rin po natin sa prayer. Ang sambahayan po ni Rafi at Jem Ringor, ang pamilya po ni kapatid na Noel Moniz, sama po natin sila sa panalangin. Si Rendel at si Melissa Pasahol, sama rin natin yung kanilang pamilya sa atin pong pagdulog sa Panginoon sa pananalangin. Ang pamilya po ni Tito M.A. Paredes at ganun din po si Debbie Bernabe, sa Panginoon po natin ipagkatiwala ang kanilang mga buhay. Tayo po'y dumalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narinig mo po yung aming mga pagsamu sa iyo. Wala pong bagay na nalilingid sa iyo, Panginoon. Ikaw po yung makapangyarihang Diyos sa lahat, na kumikilos sa lahat ng panahon. Salamat po sa pagpapaalala ng mensahe ngayong araw ng pagbabawas ng mga dala, pagbabawas ng mga pasanin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa buhay na ito na nagiging baggages namin. Sana po ay meron kaming nakuwang hamon para makapamuhay ng may kapayapaan at kagalakan na nanggagaling sa iyo. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid, sila pong mga nakikinig ng Tinig ng Pag-asa. Pagpalain mo po sila sa kanilang mga pamumuhay at bigyan mo sila ng kapayapaan lagi, Panginoon. Aking po dinadalangin sa iyo na sa pandemyang naranasan namin, ingatan mo po ang bawat sambahayan at kung meron na pong na-contract ng COVID, Panginoon, bigay mo po yung iyong kalakasan para makarecover po sila at taglayin ang kanilang good health. Dalangin din namin ang provision mo sa araw-araw sa mga nangangailangan, pagkaloob mo po, Panginoon, ng biyayang hindi nagkukulang. At umaasa po kami, Panginoon, na sa araw na ito, ang iyong pag-ibig at ang pagkalinga ang patuloy na sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. And amen. Yan, mga kapatid, maraming pong salamat. So, sa mga naging tagapanood po natin ngayong umaga, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa mga nakasama natin, si Ate Menchi Atanasio, si Brother si Pastor Albert Lopez, si Ate Ellen Gonzales at si Kuya Monching, si Ate Mirna Sinfuente,
si kapatid na Elizabeth Sanchez, si kapatid na Paz Perez, si Nanay Carolina Bukiran, si Ate Esther Paredes, at si Kuya Rene. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Agnes Causaren, ang mga kapatiran po natin sa Yorkton. Mga kapatid, patuloy po natin isama yung mga kapatiran natin sa Yorkton. So, sila po yung nananalangin na makapagsimula na po talaga ng simbahan ng Unida doon sa Yorkton. At we would like you to include Pastor Epi Bautista sa prayers ninyo. Kasi po, ina-apply po namin siya. Unfortunately, ngayong araw, ngayong mga panahong ito, ay sarado pa ho ang immigration. At wala pa hong process na ginagawa, no, para po makarating dito sa Canada. Kaya let us hope and let us keep on praying for Pastor Epi. At ganoon din po kay Ate Lloyda Bautista. Magandang araw din po Ate Mirna Narciso. Ganoon din po kay Ate Miriam Galvan, kay Lily Camialu, kay Bunso. Magandang araw sa iyo. Ganoon din po kay Ate Marie Cruz. Magandang araw po sa inyo. Kay Tita Castillo, magandang araw po. Kay Ate Lesti Tamundong, kay Ate Vanji Magnaye, kay Ate Neneng Sintos, kay Jesse Abad. Jesse, magandang araw, pagpalaing kayo ng Panginoon. At ganun din po si Ate Esther Bautista. Ayan, so si Ate Feli Bennett po daw, sabi ni Ate Esther ay ano na po, nagpapagaling na sa kanyang surgery. So ipanalangin po natin patuloy si Ate Feli Bennett. Ganun din po, magandang araw kay Kuya Eddie Boy Sauler at kay Ate Del Sauler. Ganun din po kay Ate Agi Victa, kay Nani Elong Santarin, kay kapatid na Alvin at Virgie Derapisa, kay Kumaring Norma Luarca at kay Pastor Oscar Luarca. Pagpalain po ang inyong sambahayan. Kay Ate Nelia Ramos, kay Debbie Bernabe at kay Ate Cora Dolor. Ayan, so pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Kuya Dol Paredes, magandang araw po. Kay Darren at kay Marlet Sakdalan, ganun din kay DM, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Bernadette Causaren, kay kapatid na Lani Tulagan, magandang araw sa inyo mga kapatid. Kay Ate Del Magkawas, kay Pinsan Ernel Advincula, at kay Ate Joyce Pakinggan. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon mga kapatid, yung pong iba na nalampasan na po ng ating mga comments, hindi ko na po nabasa. Gayunpaman, what is important ay ang patuloy na pagsama sa inyo ng Panginoon. Si Ate Menchi Nakario, nakita ko rin po. Ayan, si kapatid na Marjorie Almasar. Nandyan din po si Kuya Rodante Kerubin. Ayan, so magandang araw po sa inyo. Si Pastor Jimmy Antonio, nanonood din po. Si Ate Nene Enriquez, at yan, at marami pang iba. So purihin po ang Panginoon mga kapatid. Yung po mga comment ninyo, binabasa ko po yan, pero mamaya na po pag yung tapos na po ang live, I will keep on reading your messages. At nagpapasalamat po ako sa patuloy po ninyong pagsubaybay at pagtangkilik. Hindi naman po tayo nagpaparami ng views para po sumikat yung tinig ng pag-asa. Nagpaparami tayo ng views para po maraming makarinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Again, I would like to encourage you, yung mga small group leaders, pwede nyo pong pag-usapan sa small groups ang mga topic ng tinig ng pag-asa. Mag-ready po kayo ng mga notebook at ballpen para po yung mga puntos ay maisulat nyo, madiscuss ninyo sa inyo pong mga small group. Good morning po, Kuya Reynaldo Alcantara. Pagpalain po kayo ng Panginoon, welcome po sa tinig ng pag-asa. So ayan po, mamaya pong gabi, ay hindi pala, tomorrow po, tomorrow night ay meron pong prayer meeting ang Winnipeg Unida. If you want to join, so I will be sending the link, I will be posting the link, so feel free to join. No, kaya lang medyo gabi na nga yun umaga. So maybe you are busy kapag umaga sa Pilipinas, pero everybody can join if you want to join. So marami pong salamat yun pong mga kapatid na nagpaabot ng tulong para po sa mga nasalanta ng bagyo. Maraming pong salamat sa inyo na ipadala na po namin yung tulong sa Pilipinas at natanggap na po nila.
sa pinadala po natin bank to bank. Papasalamat po tayo sa mga simbahan natin dito sa Alberta at dito sa Manitoba. Marami pong salamat sa inyong mga pagtulong. So, yun po mga kapatid. Ingatan po kayo ng Panginoon sa inyo pong mga pamumuhay at patuloy po tayong umasa at magtiwala na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-asa. Ito po again ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.